Welcome, dito sa Rizan Charo. Ang reading nito ay 4 Earth Signs. This reading is for Earth Signs. It's a love reading for Earth Signs. Your energy at this time. Cattles, I want to break free. I want to break free. I want to break free. Cattles, I want to break free. Eight of Wands. Meron kang tina-target. Nakita niyo. Parang meron kang sinushoot. Meron kang tina-target. Or meron kang hinahunt. O hinahunting. Or meron kang gustong masapul. O meron kang gustong kausapin. No? Kasi message din to. Or gusto mong puntahan. Pwede din. Gusto mong magkaroon ng communication sa inyo. Or meron kang goal na gusto mong achieve, na ma-hit. Or target mo na gusto mong ma-hit. Eight of Cups. Meron kang nilalayuan. Matapang ka na tumatalikod, lumalayo. Maybe it's a connection na there's delays or a situation na parang may delays, hurdles, obstacles na mahirap or there's hardships. Hindi lang sa hindi nadanas mo. Pwede emotional din talaga. No? The hardships na parang nahirapan ka emotionally. Ano pa? And you're facing on the moon. Meron kang malalaman eh. Meron kang mga madidiscover, malalaman. Dahil lumayo ka na sa, maybe it's negative emotions, hardships, delays, nagpapa-delay, ng kung ano man yan, ng magkaroon ng communication sa inyo ng tao na gusto mo, magkaroon ng communication sa inyo, mga ganon. You're facing on, or maybe yung past person mo, o it's a situation, kung ano man itong tinalikuran mo na malakas yung loob mo, matapang ka, no? Malakas din ang loob kasi mayroong color blue eh. Matapang ka na tumalikod dyan. And you're facing or you're leading into discovering something. Na may madidiscover ka na o may malalaman ka. Madami ka pang malaman, madami kang madiscover na unknown pa sa'yo ngayon. Yun ang tatahakin mo. May mga malalaman ka na mga hidden. Ano pa? Ang about sa'yo, main energy mo. 3 of Pentacles in reverse and the 2 of Swords. So ngayon, hindi ka na recognize right now or wala kang ginagawa ngayon or wala kang ginagawa ng ka-team mo or kung ano man yung ginagawa mo ngayon, parang hindi pa gaano na-recognize or parang hindi pa kayo nag-uusap ng person mo. Pwede din when it comes sa love life, no? When it comes sa career, parang hindi pa na-recognize yung ginagawa mo. Or hindi pa kayo nag-uusap ng mga kasamahan mo na kung ano man yung i-build ninyo. Pero, kung sa love life to, hindi pa kayo nag-uusap ng person mo eh. Wala pang pag-uusap sa inyong dalawa. Wala pang communication. Hindi ka na confused, nawala na yung parang nakapiring sa mata mo.
hindi ka na din stopped. Hindi ka na naguguluhan, hindi na clouded yung isipan mo. Or else, with the Three of Pentacles in reverse, kung merong gumawa ng scheme sa'yo, na pinagtulungan ka nila na gawan ng scheme, hindi yung nagtagumpay. Hindi yung nagsucceed. Or else, hindi nagtuloy-tuloy. Walang, kumbaga hindi siya nag-expand with the number 3. Yung harm na in-inflict sa'yo at natapos na din. No? Natapos na kasi naka-recover ka na sa situation na to na parang na-stuck ka. Nawala na yung nanggugulo sa isipan mo, yung nagka-cloud sa isip mo, sa utak mo. So, alam mo na ngayon kung ano yung target mo, kung ano yung gustong ma-achieve, yung gustong ma-hit. Kung ano na yung goal mo, next move mo, ganun. Kaya malakas na yung loob mo, matapang ka na, na tumalikod sa kung ano mo yung tinalikuran mo. Ano ang dapat mo malaman? Kados, I want to break free. King of Pentacles. What's with the King of Pentacles? So, dapat mong malaman. Fallen in love. Page of Wands in reverse and Four of Wands in reverse. Hindi ito makapag-take ng action tong King of Pentacles na to. Para maging unstable yung buhay mo. Or para hindi kayo magkatuluyan ng person mo. Hindi siya makapag-take ng action. Hindi siya makapag-isip ng idea. Or basta hindi siya makapag-take ng action. Hindi siya makagawa ng move para pahiwalayin kayo ng person mo. Or else para sirain yung connection niyo ng person mo. O para tuluyan kayo mag-separate ng person mo. Ganon. Or else, kung person na nakatadhana sa'yo na yung ma-inflict siya ng harm para magkaroon ng instability sa love life mo, sa buhay mo. Hindi na eh. Ano pa ang dapat mong malaman? Hindi ka na stuck. Hindi ka na stagnant. Hindi ka na stuck, hindi ka na stagnant. You can take action now sa gusto mong actionan. Magagawa ka na ng move. Magagawa mo na kung ano yung gusto mong gawin. You can move freely. You can do what you want. Kasi hindi ka na nga nakatali. Hindi ka na affected ng scheme. Scheme na itong King of Pentacles na yan. May gumagawa ng scheme is pang-atake. Scheme ng King of Pentacles na yan. Oh my gosh. Magician na. So see, hindi gumagana yung kanyang scheme. Tricks niya. Yung manipulation niya. Ayan. Walang power. Walang, kumbaga hindi gumagana. Hindi kanya masasaktan. Hindi kanya ma-harm, hindi kanya magawa ng deceit, scheme. Yung manifestation niya, hindi gumagana. At kung ano man to, manipulation, whatever, hindi gumagana. Aries, Leo, Sagittarius, and Pisces, Cancer, Scorpio, and Taurus, Virgo, Capricorn, Libra, Gemini, Aquarius. Message ng angels for you. Hay nako. Children, your connection with children is part of your life's purpose. Yung connection mo daw sa mga bata ay parte ng life purpose mo. Siguro ang magbigay ng advice sa kanila, mag-guide sa kanila, o kung ano man yan yung
kasi may connection ka sa mga bata, baka mahilig ka sa mga bata, malapit yung loob mo sa mga bata, na you love children, ganyan, you care for them, ganyan. Ano pa ang dapat mong malaman? The hermit? What's with the hermit here? Queen of Swords and Page of Swords. Merong parang ermitanyo na person na hindi na siya makapag yung makapang block yung harangan ka. Parang ano siya eh, parang so eager na maglagay ng blockage. Harangan ka, hanggang dyan ka lang, parang ganun. Pero tahimik to guys, parang aloof or parang ermitanyo, ermitanya, mga ganyan ba? Hindi na din siya makapang, ano sa'yo, makapang spy. Yes, hindi na siya makapang-spy sa'yo. And then, nervyo siya. Kaya, hindi sharp yung isipan niya. Parang, hindi gumagana yung isip niya pati. Itong hermit na to. It's enemy. Sa love life mo naman, ano naman ang dapat mong malaman? The devil. So, wala nang devil na nangaharm sa love life mo. Wala na. Ang dami nito, guys. King of Wands. Baka ito yung mga devil na to. O, King of Swords. Knight of Swords. And, King of Wands. So, see? Pero madami to. Isa lang. The devil. Wala nang devil na makapangharang. Na makapangontrol ng love life mo. Wala na. Kung mga evil eye man yan o kung ano man yan, no, na pwedeng mag-inflict ng harm sa love life mo, wala na eh. Wala na. Out na yan. Out na yan sa buhay mo. Natanggal na. Ha, magtatagumpay ka. Magtatagumpay na yung love life mo. Madami na apat. Your love life will become victorious. Successful. You will become triumphant sa love life. Magtatagumpay yan. Kung meron kang karelasyon ngayon or kung meron kang kakonek o kahit yung nakatadhana sa inyo na person, kung may connection man kayo ngayon or wala, o kausap man siya ngayon or hindi, magtatagumpay yan. Sino kaya ang makakatuluyan mo? Tingnan natin. Sino kaya ang makakatuluyan mo? Kettles, kettles, I want to break free. Four of cups in reverse and two of cups. Pwedeng ex mo. O hiwalay ko yun ng tao na to. Recover na siya. Sadness. Yung times na naging emotional siya, nanamlay siya, nalungkot siya kasi nawala ka sa buhay niya. Parang naging unstable siya. Emotionally kasi kulang eh. Kulang. No? Tatlong cup lang to. Para maging stable siya emotionally, para maging happy siya and stable and feeling secured, ay dapat nandiyan ka sa buhay niya. No? Kompleto siya, nawalang alalahanin sana. Pero nawala ka nga. Pero ngayon nakarecover na siya. Hindi na siya nagmumukmuk. Hindi na siya nalulungkot. Nakarecover na siya. So, ibig sabihin, healthy na siya. And stable. Stable yung emotion nito and yung isip nito na hindi affected. Hindi ganun ka, hindi katulad ng nung naghiwalay kayo na apektado masyado. No, na naging emotional siya. Actually, it's good for your person to recover from this situation na parang naging malungkot siya. Kasi, beneficial yun sa kanya. At para okay yung health niya. No, kasi pag malungkot yung isang tao, napiktuan yung health eh. Someone, nag-split kayo.
Ex mo. Oh, pwedeng hiwalay. Kung yung person man yan, hiwalay sa past person niya or sa nakarelasyon niya, or else ay maaaring talagang may relationship kayo in the past na naghiwalay kayong dalawa ba? Oh. Oh, see? Nawala siya sa buhay mo, parang natapon, may nasayang, may nag-end sa inyong dalawa nitong taong to. Hmm. Ano yung feeling sa'yo ng person mo na yan na katuluyan mo? Tingnan nga natin. Guys. Active. Na parang vulkan. Charot. Parang na-excite pati. So, exciting yung color, no? And fiery. Parang nag-umapoy ito na mag-umpisa na kayo ng relationship. Na magsimula na kayo ng relationship na may growth. Dinidesire niyo yun, no? Strong yung desire niyo pag-umpisa na kayo ng relationship. Na magsimula na kayo. Parang umapoy siya eh. Parang lumiliyo, babe. Ano, no? And, parang driven siya na mag-take ng action or gustong-gusto niya na mag-umpisa kayo. May umpisahan kayong dalawa. Na relationship, of course. Ano ang iniisip ng person na yan sa'yo ngayon? Yung person na makatuluyan mo? Ang mag-recover sa painful experiences niya sa past niyo, lalo kung nasaktan siya, iniisip niya na ma-forgive kung nasaktan mo man siya, kung may nasabi ka man na masakit sa kanya, at magkaroon na ng new beginning sa inyong dalawa. Yung ganun, gusto niyo magkaroon ng new beginning sa inyong dalawa, magsimula ulit kayong dalawa ng relationship na yung hindi na kayo nag-aantayan. Instead, yung magkaroon na ng new beginning kasi yun, may Ace of Wands eh. Kasi ayaw na niyang yung manghinayang pa ng manghinayang until now. Kasi pag nagkaroon na ng new beginning sa inyong dalawa, ma-ease na yung sadness niya. Actually, naka-recover na siya ng sadness, no? Yung sa panghinayang na lang sa'yo. Sa yung parang yung panghinayang niya, may nalaman siya na nanghinayang siya sa'yo. Yun ang mga iniisip niya. Yun ang nasa isipan niya, panghinayang. Dahil sa nalaman niya sa'yo. May na-discover yan sa'yo yung person, no? Message na angels for you. Admit your true feelings to yourself. Be honest with yourself. Only you know what it is that you truly desire. So, aminin mo daw sa sarili mo kung ano talaga yung totoo mong feelings. Maybe sa person mo, no? Kung ano talaga yung totoo mong feelings. Maging honest ka sa sarili mo. Ikaw lang nakakaalam kung ano talaga yung totoo mong dinidesire. Emotional healing. As your heart heals of old emotional pain, habang nag-heal daw o nagpapagaling o gumagaling o nag-hilom yung puso mo, no? Dahil sa mga pinagdaanan niya na nasaktan siya, na sugatan, nasaktan sa relationship, ganyan, marireceive mo daw yung bagong blessing at love. So, ito na yon. Yan na yon. Kasi yan ang makakatuluyan mo. May divine timing ba sa inyo ng person mo na yan? Meron ba? Yung person na yan na makatuluyan mo, may divine timing ba sa inyo ng dalawa? Let's see. Yes, there is. Eh? May angel pa nga. Oh. Para may hudyat na, magsimula na kayo, mag-umpisa na kayo. Parang mag-ano yung angel, no? Mag-patunog ng trumpet na mag-umpisa na. Ano ba yan? Pag nagpatunog ba ng trumpet tong angel na to? Kasi magpatunog ba talaga ng trumpet yung angel pag mag-umpisa na kayong dalawa? Tingnan natin.
Uy, tama nga, magpatunog ng trumpet ng angel. Maririnig ba ng mga tao yan? O meron bang mga tao sa mundo na maririnig yung pagtunog ng trumpet ng angel? Pag nagpatunog ng trumpet, meron. At mukhang marami ang makakarinig niya ng trumpet na yan na magsisimula na kayo. Kasi ibig sabihin yan, pag nakatakda yan o nakatadhana na connection, may purpose yan, may mission kayo niya na umpisaan at malaking mission yan. May trompeta. May times ba na napatunog na ng trumpet yung angel na narinig ng mga tao? Sabi ng iba, hindi pa. Pero pag nag-umpisa na kayo, pag nagbigay na ng hudyat itong angel na to, marunig yung trumpet talaga. Pag nagpatunog na, ayan na. Kasali ba yan sa prophecy? Yung mga mangyayari sa inyo? Kasama yan? Kasama yan. That's why may mga patunog ng trumpet na angel. Kasi kasama yan sa prophecy. Malapit na guys. Yun ang sabi. Pero, no one knows kung kailan mag-ano yan. Nakita nyo kung narinig nyo mga balita. Di ba nakumpisa ng mga war? Nalaro man na ngayon mga elemento. Yung nagsilabasa na nga sa ano. Alam nila yung ano, yung may nakatakda. May ano na, alam na nila na malapit na ng mga elemento. Nagsilabasa na nga yung ano, lumabas yung sa reading. Yung sa iba kong reading. Sa iba kong ni-reading ba? Nagsilabasa yung mga elemento. Gusto nang pigilan yung mga mangyayari sana kasi ayaw pa nilang mag-end of the world. Ayaw nilang talagang kanya-kanya silang ano, gawa ng paraan para lang mapigilan sana siguro. Pero yan ang nakatakda eh. Mangyayari talaga yan. Kung ano yung nasa propesya na nasa Biblia, mangyayari yan. Kaya nga nasa Biblia na yan. Yes, kasama sa propesya yan. Kasi nasa end of times na nga to. Malapit na yung ano. Sabi ha, malapit na daw. Pero hindi naman siguro ibig sabihin na agad-agad na yan ang mangyari. Cattles, I want you to break free. Hindi sa nananakot ako, sinasabi ko lang naman kung ano yung alam ko. Ganun. Baka sabihin nyo, nananakot ako. At sino naman paanuhin ang mga spiritual, diba? Naramdaman nila na malapit na. Kahit nga mga elemento eh. Na nagsilapaan na nga, nagsilabasa na nga sila. Gusto na pigilan sana ng mga ano yung... Pero sa mga elementals, I think hindi naman lahat ng elementals ay lilipulin, no? Kung mabait na elemento yan, kung hindi naman mga impacto, kunwari kung mababait at mabubuti naman, siguro mabubuhay sila ulit o masasama ulit sa bagong kaharian ng Diyos. Yung ganun ba? Yun ang pagkaalam ko guys, ha? Kasi may mababait din kasing elemento eh. At tumutulong pa sa mga tao. Ayan. Parang nag-worry din sila, no? Kasi lalo na elemental sila. Meron siguro yung mababait, yung mabubuti at yung meron yan sa tingin ko na masisave. Meron yan sa tingin ko kasi meron naman talaga mababait. Niniwala ko may mababait elementals na hindi abusado, na mabuti. So, abangan ang pagtunog ng trompeta.
Tunog daw yan, guys. Yung trumpet. Yan na talaga ang pagtunog ng trumpet. Kasi yan ang hudyat. Ah, sama yan sa prophecy. Kasi malapit na ang end of times daw, ha? Sabi ng mga angels. Well, at hindi lang, madami na sasabi din. At sa mga balita, asaan ba? Sa YouTube. Kailangan kasi mangyari yun, guys. Oo, may masasaktan, may mamatay, madami na eh. Talagang nilipulin kasi talaga yun. Pero kailangan mangyari yun kasi babaguhin nga eh. Tsaka, para bago na. Para tiwasay na yung pamumuhay ng mga napili na mamuhay ulit. Kasi hindi naman kasi lahat ay pwedeng isama. Kasi mayroong masasama at evil na hindi pwedeng isama talaga yung mga ganun. Yung mga righteous talaga, sure bull talaga, masama talaga yan. Well, yan, sabi ko, huwag pairalin yung inggit. Dahil emosyon lang yan. Maging righteous, dapat alam natin kung ano yung tama sa mali. Mali yung ano, makaramdam ka ng inggit. Kahit na natural na emosyon yun ng tao. Lalo yung mang-harm ka. Oo, okay lang yan. Siguro yung makaramdam ka ng inggit, pero huwag ka mang-harm. Kung naiinggit ka, huwag ka mang-halit, huwag kang gagawa ng scheme. Huwag kang... bahala ka kayo, guys. Kasi yung inggit is the root of all evil. Yan ang pinagsimula ng lahat. Yun ang pinagmula ng evil, no? Yung nakagawa ng evil o nagiging evil yung isang tao dahil sa inggit. Yan. Isa pa insecurities din. Dahil kumang-harm ka dahil lang sa nainggit ka o nakaramdam ka ng insecurity, eh, hindi tama yun. Hindi makatwiran yun, guys. Isipin yung maigi kung tama ba. Kahit sa ang anggulo mo tingnan, hindi talaga tama. Ano ang... mensahe sa'yo ng person na to na makatuluyan mo. Ano ba to? Upright? Ang palang pa. Yeah. It's upright. Attracted daw siya sa'yo. Passionate siya sa'yo. Goal ka niya. At ano pa, dinidesire ka niya. Gusto niya talaga mag-succeed. Magtagumpay na. Yung magkatuluyan kayong dalawa. Ano pa ang gusto niya sabihin sa'yo ng person na yan na makatuluyan mo. Mahal ka daw niya. Emotional siya sa'yo. May feeling siya sa'yo. Mahalaga ka sa kanya. Importante ka sa kanya. Parang cup na hinawakan. Lumalakas ang loob niya with the color blue. Dahil sa... in love siya sa'yo. Dahil sa mahal ka niya. At... may affection siya sa'yo. Ano pa ang... next na mangyayari.
sa inyong dalawa kaya. Kettles, kettles, I want to break free. I'm falling in love. Gosh, just discard. And Ace of Pentacles. Kakaroon na niyo beginning to, magsasama kayo ng person na to. Kung meron ka ng house and lot o yung person mo, edi magsama na lang kayo. Pero kung wala pa, mag-purchase kayo ng house and lot. Titiraan ninyo, ganun. Mag-umpisa kayo na magsama. Something yung stable, commitment, no? Magsama talaga yan. And, magkaroon ng balance yung dalawa, baka ikasal pa nga kayo yun. And, hindi na more on connection lang eh. Yung, nafe-feel nyo yung isa't isa, hindi na ganun eh. Hindi magkakaroon na talaga ng something na solid, realistic, real, no? Ang dati ay spiritual connection lang or nakikiramdaman na kayo, naramdaman yung energy na isa't isa. Ngayon ay actual na na magsasama kayong dalawa, na magkaroon ng balance sa inyong dalawa. Ano ang nagustuhan sa'yo ng person na makatuluyan mo na yan? Ano nagustuhan niya sa'yo? Dahil gusto mo siyang balikan o ilang beses kang nakipagbalikan sa kanya o bumalik ka sa kanya, ganun. Kahit na hindi nakaka-komportable ng kahit na hindi okay yung relationship nyo, kahit naging toxic siguro, kahit na parang hindi kayo nagkakasundo, parang walang peace, parang walang harmony with the number 6, ay tinry mo pa rin bumalik, mga ganun, baka ilang beses ka nang balikan yan. So, o bumalik-balik ka sa kanya. Ganun. Yun ang gusto niya sa'yo. Ano pa ang nagustuhan sa'yo ng person na to na nakatakda sa'yo? Nakatakda yan eh. Nakatadhana. Three of Swords in reverse. Dahil, marunong ka mag-recover from heartbreak. Or maybe, kahit nasaktan ka ay, parang nagbabounce back ka ba? Parang ganun. Parang, madali ka makarecover from heartbreak. Or kung nasaktan ka ay, luluha ka lang and then, move forward ka na. Ganun. Ano pa? Ano pa ang nagustuhan sa'yo ng person na yung nakatadhana sa'yo? O nakatakda? Tadhana yan eh. Matalino ka, intellectual ka, at parang kang eagle. Logical ka. Parang kang eagle na powerful. Sharp yung vision mo. Sharp yung sight mo. And powerful, strong. And nagsasucceed ka na makuha mo, mag-grab mo yung opportunity, mga ganyan na. And Seven of Pentacles. Pero hindi ka tenga. Hindi ka nagsasaya ng panahon, kakaantay. There's improvement sa buhay mo, nag-grow ka dahil parang successful ka na, dahil talented ka with the sun, no? Dahil active ka and energetic, bold, daring, ano yun, charming, ano na gusto niya sa'yo. At para bang sayang kasama ka, aktibo yung buhay, full of vitality ka, ganun. Baka pareho kayong dalawang na active, na full of excitement, na
mahilig sa exciting na mga bagay, adventurous, mga ganon, bold, daring. So, match talaga kayong dalawa. So, ito na lamang for collective reading. Sa mga baguhan po dito sa aking channel, please to subscribe. At huwag po ninyo kalimutang i-click ang bell button na sa ganun na ma-notify kayo sa mga susunod na videos niya upload ko. At paki-like naman po at paki-comment na din sa ating comment section box. Lalo na sa mga ka-resonate sa reading nito.